Ayon sa Kremlin, tinanggihan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin at ng kanyang Chinese counterpart na si Xi Jinping ang tinatawag nilang pakikialam ng US sa mga usapin ng ibang mga bansa. Sa isang-isang oras na teleponong tawag noong Huwebes, sinabi ni Kremlin aide Yuri Ushakov na kinondena ni Xi at Putin ang pulisya ng US na pakikialam sa mga panloob na usapin ng ibang mga estado. Ang dalawang leader ay nag-usap tungkol sa paglikha ng isang multipolar, mas patas na pandaigdigang kaayusan, sa harap ng mga pagsisikap ng US na kontrolin ang dalawang pinakamalalaking kaaway ng Washington, ayon kay Ushakov. Narealisa ng mga leader ng dalawang bansa na ang US ay praktikal na ipinatutupad ang isang pulisya ng double containment tungkol sa Russia at China, dagdag niya. Sa loob ng nakaraang dalawang taon, mas nag-alala ang kanluran sa Moscow at Beijing, parehong nagnanais na palawakin ang kanilang pandaigdigang impluensya, habang nagpapalakas sila ng ugnayan sa kalakalan at depensa. Naghanap ng ekonomikong tulong sa Beijing ang Moscow matapos bigyan ng di kapani-paniwalang mga parusa ng kanluran ang Russia dahil sa kanilang militar na pag-atake sa Ukraine. Samantala, nakinabang ang China mula sa murang enerhiya mula sa Russia at akses sa malalaking likas na yaman, kabilang ang patuloy na pagpapadala ng gas sa pamamagitan ng Power of Siberia Pipeline. Nagkaroon rin ng kalakalan sa rubles at yuan ang dalawang bansa, habang pinaalis ang kalakalan sa US dollars. Binigyang diin ina Putin at Xi sa kanilang tawag na mahalaga na magtayo ng financial infrastructure na nagtataguyod ng katiyakan ng mga pagbabayad, sabi ni Ushakov. Nag-usap din sina Putin at Xi tungkol sa sitwasyon sa Ukraine at paglutas ng mga tunggalian sa gitnang silangan, ayon kay Ushakov, ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin ang mga detalye. Noong ilang araw bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022, inihayag ng Beijing at Moscow ang isang walang hangganan na partnership at patuloy na pinalalakas ang ugnayan nila kahit na ang karamihan sa mga bansang kanluran ay lumilingon sa likod sa Moscow. Kinritisismo rin ang China, lalo na ng US, sa ilang mga sensitibong issue, kasama na rito ang kanilang pag-uugali sa demokratikong Taiwan na may sariling pamamahala, na inaangkin ng Beijing bilang kanilang teritoryo. Sa pag-uusap tungkol sa sitwasyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, pinatibay ng Pangulong Ruso ang kanyang prinsipyadong posisyon sa isyu ng Taiwan na suportahan ang patakaran ng isang China, sabi ng Kremlin sa kanilang pahayag tungkol sa tawag. Sinabi ni Xi kay Putin na dapat silang malapit na magtulungan ng malakas, ipagtanggol ang soberanya, seguridad, at interes ng pag-unlad ng kanilang mga bansa, ayon sa ulat mula sa Chinese state broadcaster na CCTV. Binigyang diin din ni Xi na dapat resolbahin ng matatag ang pakikialam sa mga panloob na usapin ng mga panlabas na puwersa, sabi ng CCTV. Nagkita sina Putin at Xi dalawang beses noong nakaraang taon. Sinabi ni Ushakov na magpapatuloy ang malapit na personal na interaksyon ng dalawang leader, ngunit wala pa ngayon plano para sa mga pagdalaw sa pagitan nila.